Baloktot ba umalit ang iyong ari? Ano naman to, TikTok? Coffee! Ape! Pampalaki! Ng ari! So may mga nag-comment dito, to see is to believe. Ebidensya po. Tapos sabi ng uploader, message niyo po ako. Mukhang balak isend yung picture ah. Naghanap sila ng proof. Ito, any proof? Nervous lang aabutin mo dyan. Tom, paano umorder? May nagtatanong, paano umorder? So bago natin i-debunk to, pag-usapan muna natin. Nabanggit kasi yung baluktot na ari. Actually may sakit po na ganun, na bumabaluktot talaga yung ari nila. Parang pa ganun, no? Nakaganun siya. Although may mga cases po na talagang medyo nakapaling sa kaliwa o sa kanan yung ari, di ba, ng mga lalaki. Yung iba po, normal na ganun. Kaya mas maganda kung pinapacheck talaga sa mga espesyalista. Parang ganito, yan, makaganyan. Pag ganyan yung ari mo, posibleng meron kang tinatawag na Peyronie's disease. Nangyayari po yun kasi nagkakaroon ng fibrosis or matitigas na peklat dun sa ari ng lalaki. So, yung ari kasi ng lalaki may mga balot yan eh. So, kunyari, ito nga. May balot yan. So, bukod sa balat, kunyari, nandyan yung balat. After yung balat, meron pang isang covering yan. So, sa covering na yun, nagkakaroon ng malalaking peklat, matitigas na peklat na tendency tuloy ng ari, bumabaluktot siya. So, kunyari, andito yung peklat nung sinasabi ko. So, babaluktot siyang gano'n kasi nga may matigas dito. Kumbaga, hindi siya makastretch, nahatak nung matigas na peklat niya yan. Para may imbestigan, pwede yan i-ultrasound. So, by ultrasound, makikita namin yung covering ng ari mo. Tapos, kung smooth ba siya, wala bang kakaiba doon, walang peklat, walang bukol. Kung may peklat, pwede ka na igamot. Pwede ka na i-refer sa urologist. Sila po maggagamot sa inyo. Tingnan natin yung profile ng product na to. So, ito yung doktor na madalas ko nakikita sa mga TikTok. Laging ginagamit yung picture niya, itong doktor na to. Lagi kasi siyang gumaganon, tas gumaganon. So, pwedeng-pwede gamitin yung video niya para sa iba't ibang produkto. Tas ito naman si Ma'am Nurse. Sikat din to sa TikTok. Halata namang inedit lang yung text. No, nilagyan lang nung size up coffee. Laking scam to. At lagi ko naman po sinasabi sa inyo, lalo na pagbibili kayo ng mga products online and dito sa TikTok kasi sobrang daming naglalabasa na produkto ngayon. Lagi nyo i-check kung FDA approved. Yun lang po yung responsibility nyo bilang consumer. Check nyo kung FDA approved. Pag FDA approved, most likely safe and effective po yan. Saan pwede makuha? Pwedeng dating meron kang penile trauma, nabangga siya. Kunyari, tumayo ka ng ganun, tapos nabangga sa upuan. O kaya sa family history nyo, merong ganong history. Connective tissue disorders. Nabanggit ko rin to sa mga dati kong videos. Kapag merong mali dun sa connective tissue mo sa katawan, ibig sabihin yung framework ng katawan mo is pangit yung production. Pwede rin to sa mga pasyenteng may diabetes. Sa pag-edad, nakukuha din po yan. Lalo na pag 60 years old and above na. And of course, hindi mo mawawala. Alak at sigarilyo, risk factors din po yan. Ngayon, para balikan yung produktong size up corner. Ito ba ay makakatulong sa mga pasyenteng baluktot ang ari? Ang sagot, syempre, hindi po. Wala pong kinalaman yung pag-inom ng kape sa mga gantong sakit. May mga procedures naman po tayong in-offer para naman sa size kung hindi tayo satisfied sa sukat ng mga ari natin. Pwede yan i-refer sa mga urologist. O-operahan yan, ayusin yung tsura, may i-adjust ng onte, o kaya pwede sila maglagay ng mga pampahaba or pampalaki ng size ng ari. Tsaka huwag po kayong mag-alala, hindi yan sa sukat. Nasa performance yan.